Magandang umaga po sa lahat. Muli po ako ay nagpapasalamat dahil muli ay ako'y nabigyan niyo ng pagkakataon ko na naman na maging bahagi ng ating panambahan sa umaga nito. Palibago lang po at wala tayo ng mic ngayon. At nakakapalibago din po yata at wala pa ang ilan nating mga video sa oras na tamang itinatlak ng ating panambahan. Siguro mas maiging kalugod sa ating Panginoon kung ang ating Panginoon ay hindi po natin pinaghihintay. Nagtakda tayo ng oras ng alas 9, kaya po dapat ang Panginoon ay hindi natin pinaghihintay sa ating oras. Pero di pa man po, maaari na ilan sa atin ay may mga ibang kalahilanan kung bakit na ang tala ang kanilang pagdating ay maiintindihan po ng bawat isa. Kaya lang po, sa araw na ito ay nais kong ibahagi ang isang paksak na kung saan ay nauukol po na kung saan ang dapat na maging ugali ng isang Kristiyano. Sana ay nakapagbigay po ito ng magandang mensahe sa inyo. Ng ating mga espiritual na pamumuhay o
tinatawag po natin na kung saan yung spiritual examination po natin sa ating mga sarili. Ito tinitingnan ko pagka tinatanong mo yung sarili mo, ako ba ay nakapaglinis ng aking kaluluwa? Ako ba ay may nagbago spiritually sa aking katawan? Ito rin ang pagkakataon o yung panahon na kung isaan ay may imbitasyon ang ating Panginoon na kung saan lumapit ka sa akin, talikuran mo ang nakaraan, hindi maganda o masama. Ito rin po ay kung saan na kailangan i-withdraw mo ang isang mali o yung isang bagay na hindi ka dapat o isang bagay na hindi na tama. And then, you are going to go forward. When we say we go forward, ito yung pagkakataon na kailangan mong magbago para sa iyong sarili, para sa iyong kapwa. Time for the growth and time for renewal. Balikan po natin yung panahon na kung saan yung isang libro ay marami sa atin daw ay nag-celebrate ng dental season. Tanungin ko po kayo o yung ilan natin mga kapatid, matapos yung i-celebrate yung Lenten season, kayo ba ay better person na ngayon kaysa sa ikukumpara noong nakaraang Lenten season? Are you happier today? Mas masaya ba kayo ngayon kaysa noong nakaraang taon? Ano ang pakiramdam nyo matapos yung i-celebrate yung tinatawag natin Lenten season? Are you at more peace? Mas mapayapa ba kayo sa inyong mga puso ngayon matapos nyo i-celebrate ang Lenten season? Balikan natin po para sa inyong kapakanan ng lahat. Ang Lenten season po ay tungkol sa spiritual spring of our soul. Kaya ang aking pinamagatan, what kind of fruits is on the tree? Bigyan pa lang po ng halimbawa. Sanga, at tayo ay nabubuhay sa salita ng Panginoon.